So today, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba makapag-edit o makapagdugtong ng video gamit ang KineMaster. So, yung gagawin natin is, yung mga hiwa-hiwalay na video is pagdudugtong-dugtungin natin or yung intro video mo sa ginagawa mong video or yung i-upload mo sa YouTube is ituturo ko sa inyo kung paano pagdugtong-dugtungin. So guys, manood kayo. Punta tayo ng syempre sa ating application, sa ating editor, sa KineMaster. Wala dyan. Ito guys. Dito. Click nyo lang yan. Okay. Goodbye. So, dito kayo pipindot sa plus sign. 16:9. Okay, guys. Paliitan lang natin masyadong malaki. Okay, punta tayo dito sa media. For example, yung video yung gagawin natin is ito. Kunwari, ito siya, guys. Okay, check nyo lang dito yung okay. And then, pupunta ulit tayo sa media, guys. Kapag magdudugtong-dugtong ka ng video, or yung mga nakunan ming video is mga hiwa-hiwalay, is lagi lang sa media, guys. Kunwari, ito ipakita ko sa inyo. Kapag pumunta kayo dito sa layer, and then sa media dyan, okay, kunwari itong video yung kukunin ko. Ito guys, hindi siya maidudugtong, so nasa harap siya ng video na pinili mo. So ayan guys, nakikita nyo ba yan? Ito is gagamit lang kayo ng layer, pupunta kayo sa media is kung mag-a-add kayo or may papakita kayong video sa inyong. So ayan guys, tanggalin na natin. Ganito lang yung pag-delete niyan. I-click mo lang yung video na yan tapos nakikita niyo dito sa tabi, merong trash sign. So ayan yan, i-click niyo lang yan para mabura. And then punta ulit tayo sa media. Sa media lang palagi inyong gagamitin para media lang yung lagi niyong i-click para mapagdugtong-dugtong natin yung video na kinagawa niyo. Kunwari ito, then i-click ulit. Okay, ayan. So, check ulit. I-play natin ulit. Tanggalin natin yung audio niya at maingay. Di-distract yung pag-tutorial ko. Okay, ayan. Click muna natin. So, ayan kung makikita ninyo is, ayan guys. Okay. Then, halimbawa is magdudugtong ulit tayo ng intro. Kumare, asan na ba yung intro ko? Ito, kunwari, check mo lang. Okay. Ayan guys, kung nakikita nyo is ayan, magkakadugtong na siya. So ganyan lang kadala, lagi lang sa media kapag magdudugtong-dugtong tayo ng video na hiwa-hiwalay or pagsasama-samahin natin. Ganyan lang kadali yung mag-edit o magdugtong-dugtong ng video na hiwa-hiwalay. So ayan guys, kunwari pupunta tayo sa
last part ng ating video at lalagyan siya natin ng outro. So, sa media lang ulit. Okay, and then hanapin mo yung ginawa mong outro. Like for example, ito yung akin. Okay, i-check natin, i-play natin saglit. Thank you for watching. Ayan po ang pagdudugtong-dugtong ng video. So guys, kung hindi mo naman nagustuhan yung idinugtong video, is pwede mo siyang i-delete. I-click mo lang, halimbawa, is ito yung i-delete natin. I-click mo lang yung video na inilagay mo, na pinili mo, or yung gusto mong i-delete. And then, may makikita kayong trash sign dito. Yan ang i-click nyo. Yan. So, as you can see, nawala na siya sa ating video na pinagsasama-sama. Yan, guys. So, ayan guys, napakadali lamang dito sa KineMaster mag-edit or mag-sama-sama ng video na gusto mong pagsama-samahin. Okay? Ayan guys. So, kung may video naman kayo na gusto nyong ipakita or ito is ginagamit sa mga nag-tutorial kagaya ng ginagawa ko, dito lang syempre pupunta sa layer gaya ng ipinakita ko kanina. Kung may video kayo or picture na gustong ipakita or i-attach dyan sa video nyo, syempre dito lang kayo ulit sa layer and then media. Same lang siya guys, pero iba yung magiging kalalagyan ng video niya. Kaya siya ganyan guys, kailangan laging sa media pag kayo ay magdudugtong-dugtong ng video. So, ayan yung sa akin is gusto kong mag-attach kunwari sa video na ini-edit ko. Gusto kong mag-attach ng video or feature. Picture. O halimbawa, ito yung gusto kong i-attach. Okay, ito yung na-record ko. Wait lang natin, nag-loading pa. So, ayan guys. Tatabi mo lang siya kung saan mo siya gustong itabi. Or, i-a-adjust mo siya. Kung gaano siya kaliit, kung gaano ba siya kaliit yung gusto mo na size. Okay yan, kunwari okay na ako dyan guys. Okay, ayan. Ayan siya. So guys, kung gusto mo naman na maikli lamang, kung hanggang saan mo siya gusto mo, in-attach mo, syempre babawasan mo siya. Titrim natin siya. Nakikita nyo yung scissor sign dito. Okay, ayan yung i-click nyo. Siyempre, trim to the right of playhead. Kung saan nyo siya gustong i-trim, doon nyo siya puputulan. So, ito guys, i-click nyo lang yan. Then, okay. So, ayan, i-play natin saglit. Okay, ayan. Napakabilis na nyo kasi gusto ko is mabilis lang. So, kunwari, mag-a-attach naman tayo. No? Then, pumili kayo ng gusto nyong photo na i-attach. Kunwari yung akin is eto yung gusto kong i-attach na photo. Okay? Itong napakagandang babae. Okay guys, yan. Ito, napakagandang bata nito. Actually, si Lies may sariling YouTube na rin. May sariling YouTube channel na po itong batang to. Bisitahin nyo lang po ang channel nila, si Catalina Hendrix. Panoorin nyo po siya. Sobrang ganda at cute ng batang yan. So, ayan guys. Ito na po. Gusto mo lang din siyang i-adjust kagaya lang din ng video yung in-attach ko kanina. Same process lang siya. Okay, ayan guys. So, kung yan na ang napili nyo or gusto mo i-attach, okay, meron din siya guys. Pwede mo siyang, kung gusto mo siyang i-full screen, punta kayo sa dot na to sa icon dito. So, ito nakikita nyo
S, ito i-click nyo yan. Full screen na siya. Okay. So, kapag ayaw nyo siyang i-full screen or hindi nyo sinasadyang ma-full screen siya, dito nyo lang pindutin ito sa may arrow na pabilog. Okay. Babalik siya sa dati. And then, kapag gusto nyo ulit i-delete yan, is i-click nyo lang yung picture niya. I-click nyo lang yung in-add yung picture din, i-delete nyo ulit. Okay guys, nakikita nyo. Okay, ayan guys. So, back ulit tayo. Mag-add ulit tayo. Meron pa akong ituturo. Okay. So. Okay, halimbawa naman guys is yung picture na in-attach nyo is gusto nyo mag-iba yung kanyang shape. Dito lang kayo sa cropping, pumunta, and then i-open nyo yung mask. So, ayan, nakikita nyo, nag-iba yung shape niya. So, ayan lang guys, may available pa ditong mga shape kung gusto ninyo. Pindutin nyo lang yung shape. Ayan guys, marami kayong pagpipilian dyan. Okay? Ayan. So, guys, kung okay, tapos na tayo dyan. Punta naman tayo sa in animation. And yung effect niya sa pagpasok niya or pag-enter niya sa video mo is kung paano ba. Yan yung in animation. Kung anong effect ba gusto ninyo. Tingnan nyo guys. In animation. Tingnan nyo yung feature na in-attach natin. Okay, ayan siya guys. Nag-iiba-iba siya. Fade yan. So, pag-pop, ganyan siya. Mag-i-in sa video ninyo or slide right, galing siya sa right or galing sa left yung gusto nyo or sa taas naman. Okay, pababa. Okay, yan, ganyan lamang guys. So kapag nakapili na kayo ng gusto ninyo is i-click mo lang, kunwari ito sa akin slide right. Okay, tingnan. Okay, play muna natin saglit. So, kung gusto niyo bawasan, i-click nyo lang yung picture na in-add nyo. And then, yung scissor. And then, i-trim nyo na siya. Okay. And then, check. Okay. Ayan lang guys, napakadali lang gawin. So, ayan, may video na kayong nabuo. Okay guys, eto, pag natapos na kayo sa video na ginawa ninyo, na pagsama-sama nyo na siya, is, isisave na natin siya. I-export natin siya dito sa sign na to, eto, sa tabi. I-click nyo lang yan. So, as you can see, may nababasa kayong export. Siyempre, yan ang i-click natin. Yan, nag-export na siya. So, sadyang mabagal lang siya mag-export guys, lalo na pag mahaba yung video yung ginawa ninyo. So, ayan guys, kapag natapos na yung pag-export niya, is na-save na yan. Pwede nyo na siyang i-upload sa YouTube channel nyo. Okay guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. See you to my next video. Bye-bye guys!